Ang pagiging makatarungan ng Diyos ay ang gumawa siya ng paraiso at gumawa siya ng impyerno. Ang paraiso na yan ay bilang reward sa silang magsusumikap na kilalanin at sambahin siya dito sa mundong ito. At magsusumikap na iwasan ang mga ipinagbabawal niya dito sa mundong ito. Samantala, ang impyerno ay bilang parusa naman sa silang mga sumuway sa Diyos. Di po ba tayo makatarungan lamang? Tama lang na yung nagpakabuti ay biyayaan ng Diyos, gantimpalaan ng Diyos. At ang nagpakasama, sumuway sa Diyos, ay ipataw kung ano ang nararapat sa Kanya. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. So, magsishare lang ako ng hinggil sa mga pinaniniwalaan naming mga Muslim. Kasi po, di ba po, ang Kristiyano, mayroon ding pinapaniwalaan, di ba, bro? Yung mga Hudyo, mayroon ding pinapaniwalaan, di ba? Ang mga ibang relihiyon, kay mga sekta, mayroong mga pinaniniwalaan. Kami din po mga Muslim, sa aming relihiyon na Islam, mayroon din po kaming mga pinaniniwalaan. So, maaring sa mga paniniwala namin na ito, ay mayroong kunting similarity sa inyong paniniwala. So, ano-ano ba yung mga pinaniniwalaan namin? Kami sa Islam, tay, naniniwala kami sa anim na paniniwala. So, una po, naniniwala po kami na mayroong Diyos. Naniniwala po kami na mayroong tagapaglikha, universe, yung mga planeta, mga billions, napakaraming mga star. Hindi po yan basta-basta na lang mabubuo nang walang tagapaglikhang Diyos. So, ang Diyos na yan na pinaniniwalaan namin ay si Allah. So, si Allah ay hindi siya tao, wala siyang katulad, wala siyang anak, wala siyang asawa, nag-iisa lang siya. Hindi niya kailangan ng partner, wala siyang pangangailangan sa atin. Pangalawang pinaniniwalaan namin, tay, ay naniniwala po kami na mayroong mga anghel. Mayroong mga anghel na nilikha ang Diyos na mula sa liwanag. Ang mga anghel na yan ay may kanya-kanyang mga task, may kanya-kanyang mga trabaho na ipinagkaloob, ibinigay o kaya iniatang sa kanila ng Diyos. Pangatlong paniniwala na pinaniniwala namin sa Islam ay naniniwala din po kami sa mga kasulatan, yung mga revelasyon na ibinaba ng Diyos sa kanyang mga sugo. Kasi po, hindi po pwede na walang gabay ang ibaba ang Diyos, walang kasulatan, walang revelasyon na magiging gabay ng mga propeta para sa atin. So kaya mayroon po mga kasulatan. Pang-apat na pinaniniwalaan namin sa Islam ay naniniwala po kami na mayroon mga propeta, mayroon mga sugo. Sila yung magkikipag-usap sa mga tao kasi po hindi po maaari, hindi naaangkop sa kadalisayan, kadakilaan ng Diyos na siya yung bumaba o kaya magpakatao siya. Hindi po yan naaangkop sa Diyos. Ngayon, ang ginagawa ng Diyos ay nagpapadala siya ng mga sugo na katulad natin mga tao, nauunawa natin sila ng maayos para madali natin maunawaan ang mga mensahe na nais ipahiwatig sa atin ng Diyos. So, naniniwala po kami na mayroong mga propeta, mayroong mga sugo. Ang panglimang paniniwala namin sa Islam, naniniwala po kami na mayroong kabilang buhay. Tay, ikaw ba tay? Naniniwala po ba kayo na mayroong kabilang buhay? Kapag mamatay na tayo ay muling bubuhayin ng Diyos. Kung sino man yung nagkasala, hahatulan siya. Kung sino man yung gumawa ng kabutihan, ipagkakalob siya kanya ang reward ng Diyos. Kasi hindi po maaari na nagpakabuti ka dito sa mundo. Tapos pariho lang kayo pagdating sa kabilang buhay, ay pariho lang kayo at nung taong nagpakasama. Nagpakahirap ka sa pagsamba sa Diyos, pagsunod sa Diyos. Tapos pariho lang kayo at nung taong hindi nagpakahirap sa pagsamba sa Diyos, pagsunod sa Diyos. So hindi po yun makatarungan sa Diyos. Ang pagiging makatarungan ng Diyos ay ang gumawa siya ng paraiso at gumawa siya ng impyerno. Ang paraiso na yan ay bilang reward, bilang gantimpala sa silang magsusumikap
nakilalanin at sambahin siya dito sa mundong ito. At magsusumikap na iwasan ang mga ipinagbabawal niya dito sa mundong ito. Samantala, ang impyerno ay bilang parusa naman sa silang mga sumuway sa Diyos. Di po ba tayo makatarungan lamang na yung nagpakabuti? Tama lang na yung nagpakabuti ay biyayaan ng Diyos, gantimpalaan ng Diyos. At ang nagpakasama, sumuway sa Diyos, ay ipataw kung ano ang nararapat sa kanya. So yan po, meron pong paraiso bilang gantimpala sa silang magsusumikap sa pagsamba sa Diyos. At merong impyerno na bilang parusa sa silang mga susuway sa Diyos. Ang dalawang yan ay magagamit po natin bilang motivation natin sa pagsasagawa ng kabutihan. Halimbawa, ikaw gagawa ka ng kabutihan dahil sa meron kang inaasam, meron kang paniniwala na mayroong paraiso sa kabilang buhay. So kapag meron kang paniniwala na mayroong paraiso sa kabilang buhay bilang gantimpala sa silang magsusumikap sa kabutihan, ay mas higit kang namomotivate, mas higit kang nagaganahan sa pagsasagawa ng kabutihan. At ganun din naman, ikaw ay natatakot na sumuway sa Diyos. Ikaw ay natatakot na gumawa ng kasamaan dahil sa alam mo, naniniwala ka na mayroong impyerno. Kaya itong mga taong walang paniniwala sa Diyos, walang paniniwala sa kabilang buhay, wala silang takot na gumawa ng kasamaan. Kasi wala silang kinatatakutan, hindi nga sila naniniwala sa Diyos eh. Hindi nga sila naniniwala na mayroong impyerno eh. So wala silang kinatatakutan, gagawin nila kung ano ang ginugusto nila. Pero ang isang mananampalataya ay takot siyang gumawa ng kasamaan at ganado siyang gumawa ng kabutihan dahil sa meron siyang paniniwala na mayroong kabilang buhay, may paraiso sa kabilang buhay, may impyerno sa kabilang buhay. Pang-anim na pinaniniwala namin sa Islam ay naniniwala po kami na mayroong tadhana na kung saan ay isinulat, itinakda ni Allah, itinakda ng Diyos ang lahat ng mga mangyayari. Ang mga nangyayari na at saka yung nangyayari ngayon at saka yung mga mangyayari pa lamang, ang lahat po ng yan ay naitakda na ng Diyos at naisulat na niya sa talaan ng mga pangyayari. So itong nandirito kami ngayon, nakikipag-usap kami sa iyo, nakikinig ka, ito po ay nakatadhana na o kaya naitakda na ng Diyos na mangyayari po. Kaya po pasalamatan natin ng Diyos dahil sa itinakda niya na tayo po ay matipon dito. So sana po magkaroon po kayo ng idea hinggil sa mga paniniwala namin mga Muslim. Hindi po bago ang Islam. Hindi po kamakailan lang ito itinaguyod o kaya itinayo ito ng kung sino-sino lamang. Bagkus mula pa ito sa mga sinaunang mga propeta, Islam na po ang Islam, relihiyon na po ang Islam na sinusunod po mula noon hanggang ngayon, hanggang sa magunaw po ang mundong ito. So nawa ay buksan po ni Allah, nawa po ay buksan ng Diyos ang inyong puso, ang iyong isipan at saka ang iyong mga pamilya. Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad.